Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Ale ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, i-share ko naman po sa inyo yung iba't ibang klase ng mga mamahaling halaman na maaaring meron pala kayo sa inyong bahay o sa inyong bakuran. At syempre, bago po tayo magsimula sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, GreenyardPH. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. At sa mga gusto pong bumisita sa aming garden, nakalagay po sa screen yung aming complete address. Unahin na po natin sa ating listahan yung mga varieties or different varieties ng Monstera. So dito sa Deliciosa, ito let's say may mabibili kayo nito na around 2,000 pataas. Kasi dalawa yung reason kung bakit nagmamahal yung halaman. Una, doon sa size, kung halimbawa yung halaman na bibilhin nyo ay lumalaki ba or tumataas. O pangalawa naman, kung halimbawa let's say hindi nga lumalaki o tumataas yung halaman, ang laban na naman doon ay yung ganda ng foliage at yung dami ng dahon. So dito, sa Monstera Deliciosa, ayan, yung mga maliliit na size nito, may mabibili kayo around or kung meron kayo nito sa bahay, pwede nyo siyang ibenta ng around 2,000 pataas. Depende na lang kung gaano kalaki yung Deliciosa na meron kayo. So lalong mas magmamahal ang presyo ng mga halaman ninyo kapag ka maganda yung dahon. So, talagang dapat pinagkakaingat-ingatan natin lagi yung dahon. And yun, ang nangyayari lang kasi minsan, kaya nababa nga yung value. Kasi lalo na pagkahalimbawa, reseller ka o kunyari, bulto yung dumating na halaman. Karamihan kasi ng mga halaman na ganun, na dumadating, nasisira talaga yung dahon. Kaya kung ako ay isang buyer, mas pipiliin ko talaga na bumili ng halaman na syempre walang sira at walang damage or yung walang nalukot, walang natupi doon sa foliage ng bibilhin ko para naman sulit yung presyo na ibabayad ko. And eto, isa pa nga to actually, itong Deliciosa, isa siya sa pinakamura pa na Monstera kung tutuusin. Dahil yung kung ito ay let's say makakabili ka nito ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, depende sa lago, sa kapal at saka sa taas niya, yung mga variety nito katulad ng Thai Constellation. Ang Thai Constellation kasi ang maliit niyon, let's say mga not less than 2 feet, nagre-range yun ng 15 to 20k na yung presyo yun, ha. So, ganun kamahal. So, kung meron kayong Thai Constellation sa bahay ninyo, alagaan nyo lamang at maaari nyo siyang ibenta ng ganun kamahal. And, mas lalo pang mas mahal yung Monstera na Albo kung tawagin. So, yung Monstera Albo, let's say yung mga ganun, less than 2 feet din or kahit pasabihin mo na 1 foot lamang, ang presyo na nakikita ko at saka na pinagbibili nila at saka inio-offer sa akin or inaalok din dito sa garden namin. So, yun, nagre-range siya ng 40, 50, yun yung mga dalawa, tatlong dahon lamang na maliliit. And, nagmamahal pa lalo yung presyo niya kapag ka mas lumaki kasi yung isa din ay nag-range siya ng 80,000 pesos to 100. So, ganun kamahal yung mga Monstera Albo. So, if meron kayo ng Monstera Albo na matagal nyo nang inaalagaan, so, ganun na yung price range na pwede nyo ibenta or pwede nyo mabili yung mga Monstera Albo. Kung sa tingin nyo mahal na yung Monstera Albo, may mas mamahal pa doon kasi yung tinatawag naman ng Monstera Obliqua. So yung Monstera Obliqua, para din siyang Adansonii ay pero mas malalaki talaga at mas maninipis na actually yung dahon na natitira sa kanya. Yung butas niya mas madami and nakita ko sa internet na ito ay pwede mong ibenta ng 100 to 150,000 pesos. So ganun siyang kamahal. Yun nga lang talagang sobrang rare niya at saka hindi mo talaga siya basta-basta mabibili, hindi mo siya basta-basta makikita and based din dun sa nabasa ko, makakabili ka na lamang noon doon sa mga collectors mismo. At hindi na talaga siya for sale sa market kasi napakahirap talaga niyang hanapin. Ito naman sa Adansonii ay ito talagang most of us siguro, kung lalo na kung halimbawa naghahalaman tayo even before, maaaring meron kayo nito sa bahay nyo. Kasi ito tinatawag ding islet at saka isa siya sa pinaka-common na Monstera, talagang naunang Monstera na lumabas dito sa atin at saka talagang laganap. So itong mga Adansonii ay or islet, mabebenta nyo siya ng let's say or makakabili kayo ng 500 pataas
pinakamababa na yung 500 pesos. And then, pataas ang pataas, maaaring umabot ang presyo nito ng mga libo. Let's say 3, 5, or 4, or 5. Depende kung gaano nakalaki, kalago, at saka kataas talaga. Kasi ito, trailing to. And yung mga dahon niya kasi lumalaki. And meron dito sa aming garden na hindi ko masabi kung magkaibang variety pa siya. Kasi may variety dito sa aming garden na yung dahon niya habang tumatagal, lumalaki din talaga, sumasabay sa paglaki. Pero may mga variety din kasi kami ng Adansonia ay dito na even tumataas yung or lumalago siya, nagkakaroon siya ng mga panibagong dahon. Yung mga mas matured niya na dahon o mas mga naunang dahon niya, hindi na lumalaki. Kung halimbawa naman meron kayo ng variegated nitong Adansonia ay, so yung albo natin, katulad ng nabanggit ko kanina, 100 to 150,000 pesos. Pero ito palang Adansonia ay na variegated ay mas mahal pa kasi ito ay nagre-range naman ng 150 to 300,000 pesos kung meron kayo ng mga variegated Adansonia ay. Ngayon naman pumunta tayo sa varieties naman ng alocasia. Ito naman sa varieties ng alocasia, unahin na natin itong black velvet. Ito isa sa pinaka-common na alocasia pero sa ibang bansa kinoconsider pa nga ito na rare eh. Maswerte lang tayo kasi dito sa atin yung supply nito at saka talagang marami tayo nito. Kaya maaari na meron kayo nito sa inyong mga bahay. So ito, pwede kayong magbenta nito or pwede nating ibenta yung mga alocasia natin ng let's say 500, depende, pataas ha. Let's say 500, depende kung gaano kakapal, gaano kadaming dahon. Ito ang pinag-uusapan pagka sa black velvet alocasia talaga. Is kung gaano kadami yung dahon na meron siya. At saka ang isa nga nating iingatan talaga dito is hindi masira yung mga dahon na yan. So kasi dito magmamahal yung inyong mga black velvet na alocasia. So yun, maaari kayong makapagbenta nito or makabili nito ng around 500 pesos. Pero let's say mga dalawa, tatlong dahon yon. And kapag kapakapal ng pakapal, pamahal ng pamahal. So ganun yun, maaaring umabot ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, depende kung gaano nakalago, kakapal, at karaming puno yung nakatanim doon sa pot na bibilhin ninyo. Ito naman yung isa pang variety ng alocasia na talaga namang medyo may kamahalan din. Lalo na noong ito ay na-feature o nakita na meron ito si Jinky Pacquiao. Kasi yung kay Jinky Pacquiao, sobrang laki talaga nun eh. Napakalaki talaga niya, sobrang massive ng mga dahon niya. And ito, actually matagal na rin ito eh. Ito yung isa sa, nauna pa nga ito sa black velvet eh. Ito, kung tutuusin, mas mura pa siya before sa black velvet. Pero ngayon kasi ito, mas mahal na siya. Lalo na kung halimbawa, yung mga makikita ninyo na alocasia or variegated alocasia or alboren kung tawagin, ay mas malaki yung portion na kulay white. So, yun yung mas mahal. At tapos, perfect yung dahon niya. Walang sira at saka marami. So, didepende naman ito sa height at sa dami rin ng dahon at saka doon sa variegation na meron. Before, makakabili kayo ng yung size na let's say mga more than 1 foot pero less than 1 feet, around 700 to 1,000 pesos. Pero ngayon, mas tumaas na yung value ng variegated allocation na to, lalo na nga nung nakita kay Jinky Pacquiao. At saka, ito, medyo mas naging kokonte yung available nito sa market. Parang hindi na siya ganun kadami ngayon. Kaya parang mahirap hanapin. Kaya mas tumaas pa yung presyo. So kung makakakita kayo nito, yun, siguro may bebenta natin ng mga 1,000, 1,500. Depende sa size. At saka syempre, depende nga doon sa variegation na meron siya. Ngayon naman, pumunta tayo sa varieties naman ng mga philodendron. Unahin na natin dyan itong Dark Lord. Dito sa Dark Lord, makikita nyo napakalaki nito. Siguro ito ay nasa 3 to 4 feet na at napakalaki ng pot na pinaglalagyan niya. Ang presyo ng ganyan, kalaki, naglalaro na yan, let's say, 8 to 10,000 pesos. Yung naglalaro na dun, ganun kamahal yung magiging presyo na yan. Pero, yung maliliit nito na talagang, kung halimbawa meron kayo, ay pwede nyong ibenta or pwede nyong mabili ng around 700 pesos. Pero kasi bago mo pa mapalaki ito ng ganito, taon din talaga yung bibilangin eh. So yan, and yan, depende rin kasi ito, didepende talaga siya sa size. Kasi trailing talaga siya, kung makikita nyo, nakapole na siya, tsaka talagang humahaba at umaakit siya. At tapos, naghahabaan din yung mga tangkay na meron siya. So yan, Dark Lord, yung ganyang kalaki, sulit na yung, let's say sabihin na natin 8 to 10K mo pagka ibinenta mo siya. So, okay na yon.
And eto, isa rin kasi to sa pinakauso ngayon talaga. Ito yung tinatawag naman na Red Congo. So may mabibili kayo nito yung maliliit lamang. Pero hindi naman kaliitan talaga. Siguro mga 4-5 dahon na wala pang 1 foot yung taas niya. So yun, siguro ang mga presyo or price range yun, 2,000 to 2,500. And then depende na rin sa laki. Kasi ito lumalaki siya katulad ng sa Dark Lord. Before meron kami noon 2 pot na sobrang laki kasi laki nung nasa Dark Lord namin. And ang presyo noon, price range yun is 10,000. And yun, pwede, kung may ganun kayong kalaki na Red Congo, pwede nyo siyang ibenta ng around 8 to 10,000 kasi sobrang laki na nun talaga. As in talagang massive na yung mga dahon na meron siya at malaki na yung space na kakainin niya. Nasa 4 to 5 feet na yung Red Congo na yun at more than isang ruler na yung sukat ng bawat dahon na meron siya. Dito naman sa Melano Chrysome, ito yung isa talaga sa pinakamahal kasi before, nung bumili kami nito, nung naghanap kami nito, talagang galing pa sa cuttings. Yung mas malaki pa dito yon ha, mas malaki pa dito yung presyo nun. Or itong gantong kaliit, ito ay naglalaro ng nasa 10 to 12,000 pesos yung cuttings before. Hindi pa siya established, hindi pa siya buhay. So, yung maliit nito, lalo na kung established yung mabibili ninyo, medyo may kamahalan talaga. Let's say mga 4, 5,000 pesos, pero maliit yon. And kapag halimbawa lumalaki at tumataas yung mga Melano Chrysome na makikita ninyo, mas tumataas din talaga yung presyo. Imagine ninyo 12,000 hanggang 20,000 pesos bagong cut pa lamang siya at katatanim pa lamang, pero ganun na kagad yung price range niya noong binili namin siya. Ito naman yung tinatawag natin na Mamay or Mamay, kung alin man yung tamang pronunciation dito sa pangalan ng filo na to. Kung meron kayo nito, talagang ingatan nyo na, alagaan nyo na, kasi ito, isa rin to sa pinaka may presyo na philodendron. Yung single leaf nito, eto, ipapakita ko sa inyo, yung ganito, maliit pa dito, nagtanong kami dati, ang presyo niyan ay nasa 4,000 pesos yung pagkakatanong namin dati ha. Dati pa yon. Imagine ninyo, gantong single leaf lamang siya, tapos medyo may mas maliit pa dito yung dahon, pero 4,000 pesos. Imagine ninyo itong 4 na dahon na meron, and lalo na kung ganito, na perfect, at walang sira or walang kahit na anong damage yung dahon ng mga plowman ay ninyo, mas mabibenta nyo siya ng mas mahal. So yun, doon nyo na lang tuusin kasi kung gaano kadami yung foliage na meron doon sa plowman ay ninyo, maaari nyo itaas yung presyo at saka kung gaano na kalaki. Eto, may 4 na dahon na siya at unti-unti na rin siya nagtitrail kasi trailing to eh. So ayan, umaangat na siyang unti-unti doon sa lupa and visible na rin yung kanyang mga patterns na meron siya. So yan, and yun yung nagpamahal din sa kanya. Tsaka ito kasi ay kasama din sa mga rare talaga na philodendron. Hindi mo siya din basta-basta kasi mabibili or makikita sa mga iba't ibang shop. Maliban na lang dun sa ang karamihan ng ibinebenta talaga ay mga philo o kaya naman ay yung mga rare na halaman. Ito, isa sa pinaka-popular at isa rin sa talagang pinaka-expensive na philodendron. Even before hanggang ngayon, hindi nagbabago yung presyo nito simula ng unang lumabas siya hanggang ngayon. And kasi ito naman talaga may pagka-rare at saka napaka-slow growing nitong mga pink princess. Kaya ayan, hindi siya masyadong naglalalaki at depende sa size yung mabibili ninyo o kaya depende sa size yung presyo nito kung halimbawang ibebenta nyo. May nakita nga kami before, ganito pa lamang kaliit yung dahon. Ito, itong mismong to, itong pinakababang dahon niya. Ganyang kaliit pero ibinebenta ng 2,000 to 2,500. And hindi pa siya ganun kataas ha. Let's say 4 or 3 dahon lang yata yon, pero ganun na kagad yung presyo niyan. And ito, yun nga, didepende sa kapal, sa taas, sa lago ng pink princess na meron kayo. And usually, ito, ang mga price range nitong mga pink princess na to is 5,000 to 10,000 pesos, yung medyo may kalakihan na rin yung sukat niya. At ang susunod naman sa ating listahan ay yung tinatawag na variegated fiddle leaf. So, ang ordinary na fiddle leaf, ito nagre-range siya ng, let's say, may mabibili kayo nito ng 800 to 1,000 pesos doon sa maliliit na fiddle leaf or yun yung let's say mga 1 foot or not more than 2 feet, ganun yung presyo niya. Pero habang tumataas talaga siya, eh mas nagmamahal siya. Lalo na kung halimbawa yung fiddle leaf na mabibili ninyo ay perfect or walang sira yung dahon from bottom hanggang taas may dahon siya tapos sanga-sanga pa. Yun, doon siya magmamahal. And
kung sa tingin nyo, halimbawa, may makikita kayo na around 4, 5 feet, yon maglalaro yun na sa pataasan ng pataasan presyo yun, 3, 4, 5,000 pesos, yun nga, depende sa dami ng dahon, at depende rin dun sa kung gaano siya karami yung sanga. And, kung sa tingin nyo ay mahal na yung ordinary na fiddle leaf, yung variegated na fiddle leaf, yun yung talagang sobrang mahal. Hanggang ngayon, kukonti pa lang yung nakikita ko, at kung meron man talagang iilan at saka maliliit pa yung nakikita ko. Dati, nagtanong ako noon, nakakita ako sa shop, wala pa siyang 1 foot and siguro mga 7-8 dahon pa lang yung meron siya pero maliliit na dahon. Ang asking na nila noon ay 15,000 pesos and nung nakita ko siya sa internet, yung mga matataas na fiddle leaf pala ay pwede mong ibenta ng hanggang 70,000 pesos pataas. Depende kung gaano kalago at gaano kataas yung variegated fiddle leaf nyo. So ganun kamahal yung variegated. Yun yung isang na-notice ko rin. Mas in demand kasi talaga ngayon yung mga variegated na halaman. Yung kadalasan hinahanap ng mga tao. And yung variegated din kasi na version ng mga halaman, yun din yung mas nagmamahal talaga yung presyo. Pansinin nyo na lang doon sa variegated nga na fiddle leaf, even doon sa mga monstera na albo. So, malayo din talaga yung nagiging difference ng price range nila kapag ka naging variegated yung isang halaman. So, kung meron kayo nito sa bakura ninyo yung variegated fiddle leaf, ang payo ko is siguro kung halimbawa nag-iisa siya, paramihin nyo muna. Palakihin nyo and then paramihin nyo kasi talagang kukonti ang variegated fiddle leaf sa market eh. So at least magkaroon kayo ng parang pinaka mother plant ninyo para kahit ibenta nyo yung mabubuhay ninyo ng mga fiddle leaf na variegated ninyo, nasa inyo pa rin yung mother plant ninyo. At ang susunod naman sa ating listahan ay yung tinatawag naman na rubber tree. Dito naman sa mga rubber tree, ito before talagang hindi pinapansin, lalo na yung ordinary na rubber tree. Pero ngayon, even yung ordinary, lalo na itong mga black greens, tas naglabasan pa yung mga variegated, yung mga ruby at saka teneki. Yun, ito didepende talaga. Ito yung isang example ng height o yung taas yung pinagbabasihan ng presyo niya. So mas mataas at saka mas maraming sanga, mas mahal. Makakabili kayo nito yung nasa smaller pot. Around 500 pesos yung pinakamura na mabibili ninyo. And nagmura na nga yun eh. Kasi yung unang lumabas talaga yun kahit nasa smaller pot pa. Yung mga black prints na yun, may nabili kami 4,000. So napamahal talaga kami ng sobra nung binili namin yun nung unang labas. Pero ngayon yung mga ganong presyo, yung ganong kaliit, 500 pesos, nagre-range yung presyo niya hanggang pataas ng pataas, palaki ng palaki yung rubber tree na bibilihin ninyo, lalo na doon sa mga black prints, pamahal siya ng pamahal. So, aabot din siya ng 4,000, 5,000, hanggang 8, depende kung gaano kalaki yung magugustuhan ninyo. So, kung halimbawa mayroon din kayo nito, mas maganda kung magtatanim kayo nito sa kahit yung sa ground, gagawin yung mother plant, and then, mag-propagate lang kayo nito, mag-market lang kayo, para magkaroon siya ng, mag-multi-branches. Yun kasi yung isang reason kung bakit dumadami yung sanga. Pagka minarkot nyo na siya, nagsasanga-sanga na siya pagka nagkaroon na ng ugat at ikakat nyo na yung portion na minarkot ninyo. At ang susunod naman sa ating listahan ay yung different varieties ng anthurium, lalo na yung mga rare at saka crossbreed na anthurium. We say na rare anthurium at saka yung mga cardboard kung tawagin, ito talaga yung mga mahal na anthurium at hindi yung mga ordinary anthurium na makikita natin o madala sa atin. So dito, ito, actually ito ordinary pa to eh. And yung ganito, naglalaro na to sa 5 to 7,000 pesos. Pero lalong-lalo naman, noong nakabisita ako sa Arid and Aroid, sa, doon sa Silang, ang mga varieties nila ng anthurium, yung mga crossbreed nila, sobrang dami at sobrang kaganda. And noong tinanong ko sila, nagkaroon ako ng pagkakataon rin na i-interview yung isa sa nag-aalaga o pinaka-caretaker nila. Ang price range ng anthurium nila ay nagsisimula sa 18,000 pesos yung pinakamaliit at umaabot hanggang 80, 100, 150,000 pesos yung presyo ng anthurium. Depende doon sa kung paano yung crossbreed na ginawa, depende doon sa kulay at sa minsan kasi yung mga anthurium na naando doon sa isang ano pa lamang, yung isang variety pa lamang, minsan dalawa, tatlong dahon, iba't iba yung kulay, minsan naman yung dahon niya parang kung makikita mo solid black or napaka dark na burgundy yung makikita nyo. Kaya sobrang gaganda and sobrang tataas din talaga ng presyo. So kung halimbawa may mga crossbreed kayo ng mga anthurium sa bahay ninyo,
Yun yung mga price range na pwede nyong ipresyo doon sa mga anthurium na yun. Kung pinag-iisipan yung ibenta, let's say for example, may nakapagbigay sa inyo or nakapagregalo sa inyo and then napadami ninyo. So yung padamihin nyo lamang, ipropagate nyo lamang and panoorin nyo rin yung previous vlog ko na yon regarding dito kasi naandun din kung paano natin maaaring ipropagate yung mga anthurium na ganito. Ito naman yung tinatawag na bilitay. So ito ang presyo nito ay nagkakahalaga to ng yung maliit pa dito ha, yung maliit dito pinakamababang presyo nun 5,000 pesos. So ang price range nito 5,000 to 10 to 15 depende kung gaano kalaki kasi yung mga dahon nito ng mga bilitay lumalaki talaga to at humahaba. And well, kung sa tingin nyo mahal na yung 5,000 to 15,000 na price range nitong bilitay, yung variegated bilitay nito ay nagkakahalaga o umaabot ng 100 to 300,000 pesos yung presyo based dun sa nakita ko sa internet. So ganun kamahal and sa tingin ko ganun ka-rare yung mga bilitay na variegated. So kung meron man kayong natatago na variegated bilitay, alagaan ninyo mabuti. Kasi doon din talaga based sa variegation at sa healthy o kung gaano ka healthy yung foliage na meron yung mga bilitay ninyo. So yun lamang po and I hope makatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit our Facebook and Instagram page, greenyard.ph. Nakapost po dyan ang lahat ng available at for sale po namin ng mga halaman. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.